Alright, good day everyone. Recontec is back. How are you? Sana ay lahat ng subscribers na patuloy na tumatangkilik sa Recontec ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayo anumang karamdaman na COVID-19 na sakit. Yahoo! Patuloy natin na alagaan ang ating sarili at sumunod tayo sa health protocol ng ating gobyerno. Ngayon, meron tayong bisita mga guys, mga daddy at mga viewers ko ngayon na Fukuda Stand Fan. Paganda po. Fukuda Stand Fan. Ngayon, ang issues ng stand fan na ito ay pagod na rin at ayaw na daw umikot. Kaya ang gagawin ni Recontec as a diagnosis or initial procedure ay check upin natin mga guys at mga newbie yung kanyang thermal fuse condition. Kung mayroon tayong masusukat na resistance, ibig sabihin nun ay good pa yung kanyang thermal fuse. At kung wala naman, pwede rin nating i-measure ang resistance ng bawat speed doon sa may isang wire ng capacitor. Pwede tayo doon kumuha at ma-measure natin ang bawat speed. Okay, meron tayong isang subscribers na babae. Nagre-request na ibalik yung dating ginagawa ni Recontec na step by step procedure kasi nitong mga nakaraan na in-upload ko ay shortcut method. Totoo naman yun kasi ang iniisip ni Recontec dahil may mga nauna naman na akong video na bawat step na pagbaklas ng parts ng electric pan ay gumawa na ako noon na step by step. Pero para sa kanya, bawat ibang brand ng electric pan ay may iba-ibang kaparaanan ng pagbabaklas. Kaya sa mga viewers ko ngayon na napadaan sa channel ko ay medyo may kahabaan ngayon ang video natin dahil gusto ko rin naman na pagbigyan yung request ng ating viewers. Subscribers na babae. May point naman siya eh. Every brand, magkakaiba po yung procedure sa ibang parts. Pero yung pagbabaklas ng mga frame, LEC, ay standard po yun na procedure. Kaya, balikan natin yung ating dating ginagawa na binabaklas natin isa-isa. Okay, umpisa na natin ang pagbabaklas ang kanyang frame. Dito, ilapit ko lang, ayan. Ito, may mga lock dito sa gilid. Ayan, atin lang ibubuka yan isa-isa. Ayan, manually binubuka lang naman to. Ayan. Tapos, dun sa taas ay, meron lang dun kalawit dito. Ayan, meron lang po dito kalawit sa taas. Okay. Next, natanggalan natin yung pinakaunang frame. Punta tayo dito sa LEC. LEC naman ay pakanan ang pagtanggal dito. Pag ganon. Pakanan. Yan. Clockwise. Yan. Clockwise po. Yan. Yun, tanggal na po. Okay. Next, yung kanyang LEC mismo. Ayan. Medyo may kaganitan po. Ayan. Madali pong huminto. Ayan. Wala pong momentum. Ayan. Madali pong mag-stop to. Ate lang pong tutulak. Ito po ay half moon. Merong slot dyan sa loob. Nakaganon. Yun lang pong iatras. Okay. Next. Yung pinakalak ng frame sa likod.
Ito po ay standard na pagtanggal po. Nakatulad ng mga garapon, pag ganun. Counterclockwise naman. Yun. Ayan, maganit po. Ayan. Ayaw po, maikot. Okay, may katanungan yung aking viewers kung bakit daw yung center cap na ito na ang patanggal ay pakanan. Yun yung design. Pero bibigyan ko kayo ng konting kaalaman dito kung bakit ang pahigpit naman ay pakaliwa. Baligtad, diba? Kaya yan dinesign ng manufacturer engineer noong ginawa nila ang electric pan na ito kasi yung LEC natin ay clockwise. Tama po ba? Ayan. Pag ganun. Ayan. Pakanan. Ngayon ito, salungat dun sa ano ng hangin. Diba? Pagka pag ganun yung LEC mo, tapos binabangga, syempre umiikot din to ng pakanan. Tama. Nababangga po ng hangin ito. Ito. Nababangga ng hangin yan. Kaya habang mabilis po yon, mas mabigat po yung paghampas ng hangin nito, pahigpit, nagaganon po yan ng hangin. Na hindi lang natin nakikita yung hangin pag ganon. Nababangga niya po ito ng pakaliwa. Kaya pahigpit po yan. Yun. Para lalo siyang umihigpit habang lumalakas po yung hangin. Okay, nabigyan ko na kayo ng hint. O posibleng design ng engineer na gumawa nito. Okay, next. Tanggalin natin dito sa pinakaliig. Ayan, para maging malaya po yung ating paggalaw. Ayan, natanggal na. Ito. Dito tayo sa upuan. Ito na sa ating pagpapatuloy. Next step na ating gagawin ay tanggalin natin yung pinaka selector switch sa ibabaw at maging yung swing knob. Ito, swing knob. Silipin lang natin kung mayroong tornilyo sa loob. Yung ibang brand po ay meron po tayong nakikita na tornilyo doon. So, dahil ito ay wala, dihila lang po ito, mga newbie. Yan, dihila lang. Tapos ito, angat lang din natin. Yan. Then, may tornilyo sa pinakapwitan dito. What? Ting tanggalin. Ayan, natanggal na. Ito na pala. Ayan. Tapos, angat nyo lang yan. Dahan-dahan lang kasi nakakabit na po yung kanyang wiring ito. Ayan o. Kita nyo yan. Baka kasi mabaltak. Okay. Tanggal. Tapos yung pinakaharap na holder ng cover. Ayan. Para hindi tayo mainip sa mga part na ganito, ay pass forward na lang natin. Ito, tanggalin na rin natin yung pinakalock dito sa LEC ito. Iatin lang pong iangat yan. Ayan, natanggal. Ito na siya. Ayan natin doon. Ngayon, dahil hindi pa natin nadadiagnosis kung anong problema nito talaga, ay atin munang idadiagnosis. Okay? Dito, pamalagian na dinadiagnosis ni Recontech sa kable. Iseset natin yung ating DMM. May nagtatanong din ano daw ang brand ng aking multimeter na ginagamit. I proudly present ang akin nabili online ay Rich Meters na 102. Rich Meter 102. Kompleto po ito. May pang-detect din ng temperature, meron siya, ayan no. Ayan. Capacitor, meron din, diode, meron din 'yan.
dahil yung isang subscribers ko na meron din siyang inko, eh wala siyang capacitor checking. Okay, pagpapatuloy, nilagay ko na po yan sa resistance. Ayan, tapos itong probe natin dito, either way, yan, dapat ay meron tayong ma-measure. I-set natin sa number 1. Ganon. Ayan. Try natin ilagay sa 1. Ayan, 714. Ayan, 618 ang number 2. Number 2. Tapos number 3 ay wala po. So yung number 3 niya ay nawawala pa. Nawawala din ang number 3. Okay, mga viewers ko. So balik tayo sa ating ginawa. Summarize na natin agad. Nag-diagnosis si Recontech para ma-ensure natin ang kanyang thermal fuse ay working. Nakita naman natin, meron tayong nakuha na resistance. Meaning, ang thermal fuse nito ay buo. At the same time, ang kanyang number 3 na speed ay nawawala. Medyo interesting ito, mga newbie. Kaya, antabayanan nyo ito kung interesado kayo na malaman. Ang speed number 3 ay nawawala. 2 at saka 1 lang ang meron. Okay, continue operation. Continue operation. Tanggalin natin ang swing arm. Counterclockwise lang po ang pagtanggal. Swing arm. Tapos ito, para mas malaya tayong gumawa, tanggalin muna natin. Okay, sa pagpapatuloy mga guys, ito na. Ating tatanggalin yung gearbox para makita natin kung bakit wala siyang speed number 3. Samantalahin natin ang pagkakataon habang nagbabaklas si Mr. Recontech ng mga turnicles. Ay atin naman i-shout out yung bago nating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa Recontech channel. Kagaya ng mga sumusunod, kay Sir Eugene Butihin, how are you sir? Kay Sir Nick Rebusa, stay safe sir. Kay Sir Ricardo Calderon, how are you sir? Kay Sir Freddy Bastida, stay safe sir. Kay Boardstronics, how are you sir? Kay Sir Michael Murada, how are you sir? Kay Sir Eduardo Laping Jr., stay safe sir. Kay Sir Joseph Viola, how are you sir? Kay Sir Sala Wahab, stay safe sir. Kay Sir Fidel Bumanglag, how are you sir? Kay Sir Rene Salimbot, maayong adlaw to. At ganun din kay Sir Bernard Pataho, stay safe sir. Thanks everyone for choosing Recontech channel. Okay, ayan, natanggal na natin ang kanyang gearbox. Ito, sunod na step ay dito sa casing. May apat na tornilyo yan sa casing. Tanggalin natin ang apat na tornilyo. Ayon, hindi naman to mahirap tanggalin, mga newbie at viewers ko. Ayan. Pagtyagaan nyo yung kahabaan kasi request ito ng ating subscribers na girl para daw step by step ay masusundan niya yung pag-repair. Sabi ng isang viewers ko ngayon, bakit kailangan mo pang baklasin yung buong motor, Mr. Recontech? Eh, buo naman yung thermal fuse. Nga naman, may point naman siya. Kaya ako binabaklas ito para at the same time ay mapalitan natin yung bushing. Kasi sa pakiramdam ko sa kanya ay nag-overheat na ito.
Hirap umikot kanina, yung hélice pa lang walang momentum. Abnormal na po 'yun para kay Recontec. Ito, sisikwatin lang natin sa bawat gilid para malaya natin na mailabas yung motor. Ito. Lagi naman pagka ganitong modelo ay yung wire nandito lang lagi sa ibabaw at meron yang slot dito, mga newbie, yan. Kaya hindi po kayo maliligaw. Yung kabilang takip naman sa unahan, syempre kung nasaan yung stand naman, syempre dito, di ba? Against dito sa slot. Okay? What? So patuloy lang ating pagkalas. Hahawakan mo lang yung body ng motor o rod stator, tapos yung rod naman ng rotor, isama mo na sa paghatak. Dahan-dahan lang po. Pag ayaw niya, wag lang pipilitin ilabas. What? Baka mayroong pumipigil. Ayan. Tuyong-tuyo nga po yan, kanyang ayan o. Ebidensya po yan na ay nag-stack up na po. Okay. Ayan. Ito, kitang-kita na natin, mga newbie, na tuyong-tuyo na yung kanyang bulak doon sa loob. Dry na po siya. Pero hindi na muna tayo dyan magpo-focus. Dito muna tayo sa motor. Ating tignan ang kanyang, kung bakit nawawala yung kanyang tree. Doon muna tayo mag-focus. Papalit ng bushing, antabayanan nyo, mga newbie, para masundan nyo kung ano ang ginagawa nating trouble dito sa electric pan na ito. Ayan. Next. Dito na tayo. May resistance tayo nakuha sa speed 1 at saka 2. Kanina, kung nasubaybayan nyo. Ngayon, ang nawawala ay yung speed 3. So, puntahan natin yung selector ng 1, 2, 3 at tingnan natin kung may makukuha tayo doon o may makikita versus sa wiring naman dito. Pero sa ngayon, hindi ko pa yan ooperahin dahil check upin muna natin yung wiring ng 1, 2, 3 kung bakit nawawala yung 3 kanina. So, ayan. Parang nakikita ko na. Ayan po. Huli agad ni Recontec. Huli agad. Ito, share ko sa inyo mga viewers ko at subscribers. Dahil dinala lang naman sa atin to. Hindi natin alam kanina nung nakatakip pa, nagda-diagnose tayo ay may nakita tayong speed na nagkulang. Ito po, oh. Ayan, malamang ito na yun. Ayan, atin lang po yan ihinang muna. Basically, atin muna idugtong. Atin lang muna idugtong. Malamang, ay ito na po yun. Okay, akin lang painitin yung aking soldering iron. Standby everyone and I'll get back to you later. Pag mainit na yung soldering. 5 minutes later. Okay, Recontec is back. Atin at hihinangin yung naputol o na-disconnect na wire. In any cause, hindi ko alam kung bakit siya naputol. Yon. Yan, mayroon lang hinang. Yan, dumikit na po. So, yun lang po yung ating nakita sa problema ng stand pan na ito. Atin munang papalitan ng bushing. Then, saka tayo bumalik sa final testing. Sa pagpapalit natin ng bushing ay atin munang ilagay sa safety itong ating motor sa pamagitan ng balot ng kahit anong bagay na makakapag-safety sa kanya. Then proceed tayo sa palit ng bushing. Ito po ay pinakamadaling palitan ng bushing sa lahat. Sa lahat ng electric pan, yung ganito cap
Ang sensitive lang po dito, mga newbie, ay kung mapunggal mo po yan, tatlo na yan, ay sorry ka na lang. What? Hindi na po maganda yung maging hapit ng busing mamaya. So, si Recontech ay naglalagay lang ng marking kung saan yon, kasi hindi po equal minsan yan. Yung tatlong yan, pagka nabaligtad mo po, meron dyan hindi tama ang positioning. Okay. Next ay ating sisikwatin yan. Ang pagsisikwat natin ay kabahagya lang. Itataas mo lang ng konti muna. Pag ganon, ang positioning, pagsikwat natin ay pag ganon. Para kung dumaplis ka man, ay hindi po masugat yung kamay. Mga newbie, mga beginners, newbie na, beginners pa, at mga subscriber. Yan. Itataas po natin ng bagya, yan. Ayan, itaas ko na, bagya lang. As you can see, yan. Then, ganun, paikot na po tayo. Yan. Ayan, naitaas ko na po ng bahagya. Tapos, gamitan natin ng crooked long nose. Yan. Itulungan na natin siyang tumaas. Konti-konti lang. Mga 40 degrees, ganun. Dito natin i-apply yung sinasabi ko na tantiometer. Yan, hanggang sa matanggal na natin. Okay, ito. Atin ang tuluyan, natanggalin. Yun, narinig nyo yan. Wait nyo lang. Ayan, charan. Yun, tanggal na po. Yan. Ito na po yung ating busing. At napakatuyo na nga po ang kanyang bulak. Ito po, oh. Tuyong tuyo na po. Okay. Ito po yung sira. Bilog. Ayan, balik tayo. Kasi yung nakaraan ko na videos o in-upload na question and answer portion, eh parang hindi nila napansin na yung busing, kung meron daw iba-ibang klase ng busing. Para sa kaalaman ng mga napadaan lang sa aking channel ngayon, ay meron nga po iba-ibang klase ng busing. Ito po yung isa, may nguso. Ayan. Ayan, may nguso. Tapos, ito naman yung pabilog. Ayan, pabilog. So, dalawang klaseng busing na yan. Eh, yung sizes, Mr. Recontech, meron ba yung pagkakaiba? Meron din po. Ito, isa pang parihaba naman. Busing pa rin din to. Ayan. Sa Orbit electric pan po ito. Ayan. Parihaba, di ba? Stud type naman. So, tatlong klase na. Eh, yung mga sizes, may malaki ba? May maliit? Meron din po. Wait nyo lang at ating hahanapin. Ito po yung ibang klase. Ito po yung ibang klase. Ayan. Ito, ang laki. Diba? Ito po ay busing ng dryer motor ng washing machine. Ito naman, malaki din. Busing naman ito ng industrial electric pan, yung malalaki. Ayan. Ito rin, pang industrial electric pan, malaki din. Ayan. Yan po yung iba-ibang klase ng busing. Okay, na-share ko na sa inyo mga viewers at mga newbie na maraming nagtatanong sa ating channel. Sana ay nasasagot ko yung iba. At yung iba ay medyo out of range na po yung ibang tanong. Katulad ng wiring gauge ng motor. May isang nag-comment sa akin na kung papalitan ba daw niya ng mas mataba yung motor winding, eh pwede ba daw? Kaya hindi ko po siya nasagot at humingi na lang ako ng apology kasi si Recontech po ay electronics.
Hindi po ako electrical. Ayun po. Yung iba naman ay nasasagot ko naman ay maraming salamat sa patuloy nyo ng mga pagtatanong dahil habang nagtatanong naman kayo ay lalo naman akong natututo. At natutuwa ako sa inyo dahil interesado kayo na matuto sa mga itinuturo ni Recontech. And I'm proud to be Recontech kasi kayo ay nai-inspired kayo na gumawa ng inyong mga gamit na katulad ng electric pan dahil na rin dun sa ginagawa ni Recontech. God bless everyone po. Ito na po. Balik tayo sa busing at na napapadaldal na si Recontech. Ayan, lagyan natin yung bago. At nalagyan na rin natin ng langis. Nakita nyo naman, punong-puno na ng langis. Okay. Balik na natin yung retainer cap at saka retainer ring. Yun. Hindi ko na po yung bawa. Itatapat ko lang po natin ito, yung may marking na itim. Saan na ba yung may marking na itim? Ito, nasa gilid. Yun yung una nating ilalagay. Yun ang una natin ikakawit. Yun, naikawit ko na. Tapos, next na yung iba. Okay. Yun, sumute na po. Ayan. Kumawit na po yung tatlo. At tingnan sa likod. Ayan po, oh. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Katulad ng pagpapauna ni Recontech, bago nyo yan higpitan, mga newbie, ay kumuha kayo ng pangkalang sa ilalim na pwedeng magtulak doon sa center cap. Para habang hinigpitan natin ay maralagyan natin nandito. Ito, luma. Ayan, madumi. Luma na yan. Yan. Diyan natin itutuon para habang nilalak natin ito ay tinutuunan naman natin pababa. Okay, atin nang ilalak. Watch mga newbie at subscribers. Yan o, tinulak ko na din. Unti-untiin natin na itutumba lahat. Yan. Then yung last. Doon. Ayan. Ayan. Finally, nailagay na natin. Then, check upin natin yung busing kung hindi na siya nagalaw. Checking. Ito, check nyo. Ayan, mahigpit na po. Nasa pakiramdam nyo po yan kung mahigpit na o hindi. Ang importante po dito, mga viewers at mga newbie ay dapat hindi po nagalaw. Kasi during umiikot na po yung stud mo o yung rotor mo, dapat hindi ito sumasama. Kaya pamalagian na chine-check up ni Recontech kung mahigpit. Yun po yung precaution ninyo. Next, punta tayo dun sa kabilang. Ito, punta tayo dito sa kabila. Palitan din natin ng busing. Yan, tanggal. Next, ito. Same procedure lang po tayo, mga newbie. At dun sa nagre-request ng step by step procedure. Salamat sa pag-comment mo para mabigyan daan naman natin yung nire-request mo at the same time ay ang iba na nanonood ay matuto rin sa request mo na step by step. Ito, magmamark lang si Recontech ng isa para mas mapadali yung trabaho natin. Marking, pwedeng lapis. Not necessary na gayahin nyo yung pangmarka ni Recontech. Lapis, pwede. Yan, bago natin ibukadkad uli. Yung pagbubukadkad ay huwag nyo pong ibabangon agad-agad. Nyo lang lagyan ng initial. Yan, precaution. Dapat po ay palayo para hindi po kayo masugatan. Pag sakaling dumaplis, nakuha. Yan po yung safety na ibibigay ni Recontech sa inyo. Yan. Naiangat lang ng bahagya para hindi po kayo masugatan at kulang pa yung ating sisingilin pagka nasugatan kayo. Yan, nailabangon ko na ng
initial, tapos tulungan natin na bumangon sa pamagitan ng curve long nose. Ito, curve long nose. Ayun. Mga 40 degrees, ganun lang po. Bangon niya. Saka natin iangat dito. Ayan. Para matanggal. Ayun. Tanggal na po. Ayan. Malaya na nating natanggal. Ito at tuyong-tuyo naman ang kanyang bolak. Sabik ng madiligan. What? Ng langis. Okay. Ating ilagay. Then, langis again. Let's pour a oil. Langis. Lagyan natin ng langis. Ito ang nagpapalamig sa busing. Kung bakit naman kakapiraso ang kanyang bolak. In any reason, kung bakit ito lang yung nilagay ng engineer, hindi ko po alam. Based sa study, yan lang daw ang kasya. Yan. Tapos, syempre, yung bagong busing ito, lagay natin. Yon, lagay na. Then ito, ito natin lagay. Yan. Yung dumidiin, okay. Natakpan ba ng kamay ko? Sorry naman. Pero yan yun. Okay, may bulak na tayo, may langis, may bagong busing. Tapos, ito, may marking tayo. Nasaan na ba yung marking? Hapin natin. Ayun, nandun sa upper left. Ito yun. Dito natin muna, una isushoot yung may marking. Yan. Ilagay ko na, di ba? Yan. Tapos, sunod-sunod na lang po yan. Yon, lumagitik pa. Ibig sabihin, sumiyot na. Dating gawi, meron tayong tutulakan dyan. Bago tayo mag-lock, you know. Habang nilalock nyo, ay tutuunan nyo para mag-grip nya yung busing. Yon. Next. Yon. Ito siya. Kita. And then, yung pinakalas. Yon, oh. Pinakalas dito. Yun. Yun. Pinakalas. Yun. Meron na siyang grip. Yun. Check-upin natin. Ating check-upin kung nag-lock na ba siya, mahigpit na ba? Ayun, mahigpit na po. Okay. What is the next step? Any comment, mga viewers? What is the next step? Palit busing na tayo. Yun, sumagot din naman. Lihain daw yung rod. Tama naman siya. Lihain natin yung kanyang rod para maging uminis. Ito na, naka-ready na yung ating liha. Nasaan na yung ating lilihain? Ito na po yun. At napakadumi. Ayan. Ating tanggalin ito. Newbie, tanggalin muna natin para hindi sagabal sa ating pagliliha. Ayan. Dapat mapaputi natin yung part na ito, maitim. Ibig sabihin, nagkaroon na po yan ng overheating. Gawa ng dry na yung kanyang bulak. Kaya nagkaroon ng overheat. Okay, check upin natin. Malinis na. Ganun din sa kabila. Atin ding lihain. Para in good condition na siya. Na-recondition na natin siya. Okay. Recondition, recontech. Okay, check upin natin kung maganda na ba. Ayun, yung kabila. Ayun. It's good to see. Malinis na siya. Okay. Meron bang
ganit o meron ba tayong nafe-feel na magaspang? So far ay wala. Ibig sabihin, maganda pa po yung kanyang surface. Okay? Pag yan ay may kanal-kanal na, mga newbie, ay required na tayong magpalit ng stud or rod para in condition po lahat. Minsan yan po yung nagdadahilan kung bakit mahirap umikot. Ayan. Pwede naman natin nang lagyan ng initial lang dyan, pero not necessary na lagyan din. Ayan. Pwede naman yan. Huwag lang bubuhusan yung rod dito ng kabuuan, kasi nag-a-accumulate po yung alikabok. Okay. Let's proceed naman tayo doon sa assembly ulit. Assemble na natin. Ito ang unahan. Ilagay na natin yung ating rod. Masikip kasi maganda yung surface ng ating bushing. Atin munang lihain yung part ng lock. May silak dito. Atin munang lihain dito. May portion na ayaw magpalagay. Let's forward o pass forward tayo. Huwag kasing ipipilit na ipapasok iyon kasi masusugat po yung ating bushing. Papasok yan pag ipinilit. Bakit ba hindi? Yan. Balik tayo. Dapat yung kusa lang siyang lumalaglag. Bitawan natin. Yon. Lumusot siya ng kanya. Ganon dapat. Free. Malaya siyang pumasok. What? Yan naman yun eh. Pag malaya eh, maganda. Ito na. Lagay na natin. Hindi tayo malilito. Okay. Sa unang paliwanag, yung stand ng pulo ng LEC ay sa baba. Tapos yung wire na pinagdugtungan, ito, joints, nandito sa taas. Tama ba? Tama. Sagot ng aking viewers, tama daw. Then, ano sunod? Yung casing na sa likod. Yan. Ano naman natin lagay? Nalito ba? Hindi, dahil may guide tayo eh. Parang tour guide eh. Yan. Mali pang iniikot ko. Oh, mahigpit. Yung baba tuloy ang naiikot ko. Okay, dapat dito yung ikutin ko. Ayun. Hindi pa yan na maganda ang pagkaka momentum niya kasi hindi pa panahigpitan ng pantay-pantay. Parang may kulang ang aking spacer. Parang may kulang ako sa spacer. Check ko muna ang aking spacer. Ayun, yung isang maliit dito ay nawawala. Okay, ito na. Ang ating ilalagay. Ito. Yun. Yan. Tapos to. Yun. Okay na. Yan natin lang higpitan ng tornilyo. Okay. Hindi na siguro magagalit yung ating subscribers na babae kung yung pagtutornilyo nito ay atin ng skip para hindi naman sobrang haba yung ating video. Sige, bigyan ko kayo ng precaution. Ang pagbabalik ng tornilyo ay dapat X. Dito, criss-cross po. Hindi po dito ang sunod, ha? Dito po, sa katapat niya sa baba. Okay? Sa pagbabalik, yung pag-aalay nito, mga newbie, ng rod, ay lagyan nyo lang ng palo ng pagmamahal dito. Yon, saka dito. Yon, para mag-auto alignment na po siya. Ayan, oh. Makanyang maluwag na po. Okay. Pwede na natin testingin yan. Kung gusto nyo na, ay atin nang testingin. Nag-work ba yung ating ginawa? Yun ang magandang tanong. Okay. Initially, testingin na natin. Then, mamaya, testingin natin na may LC. Okay. Ayan, naka
naka-1 na yata 'yan. Wait nyo lang, ilagyan natin ng indicator para everybody ay happy. Yahoo! Mahirap magsabi na umiikot na, umiikot na. Hindi naman nakikita. Kaya magtatampo yung ating viewers. Puro yabang lang si Recontech. Joke lang. Ayan, ang ating indicator. Maliwanag ba sa inyo? Ayan, ang ating motor. Panoorin nyo na ang ating pinagpaguran, mga viewers ko. Ilagay natin sa 1. Yun. Umiikot ah. Kita nyo yun? Number 2. Yun. Meron din. Number 3. Number 3. Walang 3 kanina. Yun. Meron na rin yung 3. Then 0. Yoo! Naging success naman tayo, mga viewers at subscribers na nanonood ngayon. Mamaya, after natin na mabuo, ay ating titestingin ulit na meron na siyang LEC. Ayan, ikabit na natin yung LEC at saka yung pinaka-frame. Ayan. Bigay tayo ng konting tip muna sa mga nagsubaybay hanggang sa huli, hanggang sa may kabit natin yung mga frame at saka LEC hanggang sa pagtitesting. Ito ang may bibigay na Recontech na tip sa inyo. Wow! Pag plug in po ng inyong electric pan at hirap na hirap po umikot, ganyan halos ayaw po umikot, minsan po yan ay capacitor lang po yung dahilan. Lalo na pag nilagay mo sa 3, eh mabilis na speed yon. Tapos ang ikot niya ay parang number 1 lang, ay capacitor po ang inyong pwedeng palitan muna. Kung ang condition naman ng bushing ninyo ay manually, pag ginanon nyo po, manually yan. Pag ginanon ng kamay ay may momentum naman na katulad nito, ay huwag nyo po munang paghinalaan yung inyong bushing na may problema. Magpalit muna po kayo ng kapasitor. Okay? Yun yung tip na maibibigay ni Recontech sa mga nagsubaybay hanggang sa matapos natin yung ating troubleshooting. Ito na po, atin na ipa-plug in. Once again, ipuprove pa ni Recontech minsan sa inyo. Ayan, umikot na nga po. Okay, balik tayo. Umikot na nga. Kita nyo yun, number 1 po yun. O yan, lagay natin sa 1. Yun, umikot na po. Umikot na yung number 1. Success tayo sa ating ginawang pagre-repair, mga newbie. Maraming salamat sa inyo. Sa haba ng video na to ay sinubaybayan nyo hanggang sa natapos tayo. At least natuto naman kayo. Yahoo! Kaya mag-ingat kayo bawat isa. And bye bye. See you guys later.